Problema sa water lilies, gawing art at negosyo? Yan ang naging solusyon ni Renel Batralo sa napakadaming water lilies. Isa kasi ang bayan nila sa Pili, Laguna sa malaking naapektuhan ng bagyong Undoy. Sa mga bahay-bahay nila natangay ang isang damakmak ng water lilies matapos umapaw ang Laguna de Bay. Problema na sa paglilinis, problema din ang amoy nito. Dito nagsimula ang kanilang community na pagkakitaan nito. Sa ngayon, tulong-tulong ang mga weavers, fisher folks, mga nanay, PWDs, out-of-school youths, at senior citizens para makalikha ng napakagandang furnitures at arts. O diba, nakatulong ka na sa paglilinis ng environment, nakagawa ka pa ng isang magandang obra. I-add to art niyan! Ang galing naman! At ito na nga ang ilan sa mga gawa nila. Nakita nyo naman, grabe ang kaganda. Perfect sa mga aesthetic at Team Kahoy na bahay. Mamaya mga mag-uwi po ako dyan ha, mga ilan. Wow! Pero ang tanong, ikaw lang Dre, ba? Ikaw lang ba? Ikaw din ba? Pero ang tanong, Dre and Jana, kaya nyo rin kaya to? Mukhang... No, sana po. Ito, ay, sinisimulan ko na agad. Excited ako matuto. Wait lang, wala pa mga kaadaat para turuan tayo kung paano ma-achieve yung mga ganitong arts and furniture. Kasama naman natin si Sir Renel Batralo, ang owner ng Rolyolikha Handicrafts. Yes. Hello, Sir Renel. Tama ba yung pagkakapronounce ko? Rolyolikha. Rolyolikha. Ibig sabihin na roll your roll. Rolyolikha. Nice. Yan naman. Bati muna kayo, sir, sa mga taga-Laguna. Magandang araw sa mga taga-Laguna. Dito lang po tayo ngayon sa TV. Thank you so much po ha. Alam niyo, nakakatulong kayo sa environment. Plus, syempre sa pagbigay din ng trabaho sa mga kababayan natin. Tsaka sa mga pagbigay pa ng aesthetic design. Yes. Correct. Pero, kwento niyo naman po sa amin, paano po ba yung proseso ng paggawa ng water lilies? Water lilies arts and yes, furniture. Okay. Mula sa Laguna de Bay, so kinukuha siya ng mga farmers natin at mga fishermen. Pagka wala silang huling isda, so water nila kinukuha nila. At pagkakuha nila sa lawa, so ihuhugasan, tatanggalin yung dahon, tatanggalin yung ugat. At pagkatanggal ng ugat, saka siya ibibilad sa araw. So sa loob ng 3 hanggang 5 araw, tuyo yung water lily na nagiging kabuhayan ng mga farmers natin at mga fishermen doon sa mga nasa coastal area ng Laguna de Bay, especially in Pila, Laguna. Paano po, Sir Renel, yung nag-start ito? Paano mo na everything? naging hilig ko lang talaga yung paggawa ng handicrafts kasi ito yung hobby ko na naging kabuhayan at the same time na nakakatulong sa ating mga kababayan. Correct. So, nagsimula kasi ang water lily sa Laguna dahil nagkaroon ng bagyong Ondoy ng 2009. Mm-hmm. At ang dahilan ng pagbaha sa Laguna, especially coastal area, is yung millions of water lily o langkay ng water lily ang bumara sa lahat ng mga daluyan ng ating tubig at ng lawa. Kaya bumara sa mga palayan at yung mga farmers, yung ating mga fishermen ay hindi makadaong yung kanilang bangka at hindi sila makahuli ng isda. Kaya nawala sila ng hanap buhay. At dahil sa water lily ngayon, na dating basura ngayon, ay isang kabuhayan na para sa amin. Lumaki na ng lumaki, no, yes, sir? Opo. Lahat ba ng water lilies na makita sa ilog, sapa, pwede ba? Pwede, yes, pwede siya. Kahit maliit yung water lily natin, basta nasa tamang proseso ng paghahabi o paggawa ng produkto, pwede siyang gawin at gawin pakinabangan yung ating ano. Habang nagkukwentuhan kami, Dre and Jana, please simulan nyo na ang inyong pagpipinta para makita natin yung kalalabasan yan. Tanong lang po, sa isang maliit na bag, halimbawa itong bag na to, naiuwi ko po mamaya. Wait lang, yan ang pinili ko, ikaw talaga, yan ang pinili ko. Meron pa daw, halimbawa sa isang maliit na bag na ito, sir, gaano katagal to ginagawa? Yung bag na yan ay 10 piraso sa isang araw. Or kung mabilis at mahusay yung gumagawa, pwede ka makagawa ng 20 piraso per day. Nice. Pero yung process po niya kasi syempre from water lilies, gano'ng katagal yun? Actually, yung bag na yan, isa na yan, placemat na yan. So nagawa na siya ng placemat. Pagka sobrang daming stock ng placemat, so nagiging ano na siya, nagiging bag na namin siya. Ay, alam niyo po, may ganito kami sa bahay. Yes. Gawin ko na lang din bag. Ang ganda. The tabletop. Double purposes siya.
Ito din? So maganda yan. Ito. Ayan. Ito din. Nagiging bago niya. Yes, yes. Oh. Ano na po yung ano nyo, pinakamahirap na ginawang design? Pinakamahirap na design is yung wall decor. Gano'ng katagal wall decor na umaabot siya ng mga isang linggo or one month, depende sa design. Uh-huh. Kasi maraming kamay yung... Marami yung kamay yung ano, yung humahawak, hindi lamang iisang tao, mula sa gumagawa ng lubid, gumagawa sa nagdidikit, so gumagawa ng plywood, so lahat. So marami, kumbaga, isa combined effort ng bawat individual. Napakagaling naman. Thank you. Sa lahat po ng nagawa ninyo, ano po yung pinaka-paborito ninyo? Wall art decor. Kasi ano siya, isa passion. Hindi lang siya yung basta mo ginawa na para matapos yung isang product. So pag-aaralan mo din talaga yung design, yung konsepto, at yung paggamit ng material. So hindi lamang yung water lily yung ginagamit. So nagko-combine kami in a different natural materials and even mga waste materials natin para mapakinabangan at makita din nila na may pera sa basura at may pera sa water lily. Totoo yan. Nasa diskarte lang din talaga, no, amiga? Sir Renel, paano mo pinipili mga designs? Ikaw mismo ba? Or may mga nagka-customize lang sa'yo? I am the designer. Nice. I am the weaver. At ako yung gumagawa at nag-execute. So gumagawa ng sample at itinuturo ko din sa aking mga weavers para the same time, sila rin yung ano din. Sila din yung marunong pa paano gumawa at mabilis makapag-grade din sila ng mga design at the same time. Yun. Ito, meron pang yan. Gusto ni Emma yung ganyan, pang babae. Ayun, no? Cute, diba? You're so beautiful. Oh, ang cute. Ang cute. Meron din iba't iba. Pwede po ba ano? Dito tayo, yeah, sir. Para sure. Ma-explain mo sa amin ano pa ba yung iba yung dala. Amiga, dito tayo. Yan. Ano pa po ba yung mga ano? Iba po yung dala? Meron tayong mga bags. Isa sa mga top seller namin since nung kami nagsimula hanggang kasalukuyan. So, may mga sling bag, may mga basket, ay, may mga plato po, dyan. Para kay Carl ba to? Carl, yes, functional yan. Yeah. Kasha si Carl dyan. Kasha si Carl dito. Hindi, joke. Yeah. Mahal kita. Meron ding ganun. Basket. Yes, mga basket. Ito yung basket na to is functional. Hindi lamang siya planter, but also pwede siyang gawing bag. Mm. Tapos pwede siyang gawing lampshade at the same time. Mm-hmm. So, ganun umiikot yung design and development ng water lily namin dito sa Laguna para tuloy-tuloy at yung trends natin ay hindi siya napag-iiwanan. So buong taon, may maraming ginagawa yung ating mga kababayan, especially mga weavers natin sa pila. Kumusta po ang business? So far naman ay okay at tuloy-tuloy na meron trabaho yung ating mga kababayan doon. Hindi lamang din kami dito sa Laguna but also, na-expand na rin namin to sa iba't-ibang panig ng Pilipinas. Meron tayo sa Cotabato, sa Mindanao. Na gumagawa rin ng water lily at nakita nila yung potential ng water lily na ang water lily ay dating basura ngayon ay isang ginto para sa ating mga kababayan. Yes. Na natuto sa paggawa ng handicrafts. May nakapag-order na po ba nito sa international? May naging international customer? Meron din kasi sila naman ngayon yung ano, kumbaga, ay indirect exporter, sila yung nag-export ng mga products namin abroad. Mm-hmm. And invite nyo na po sila. Saan ba yan makikita sa Pila Laguna? At kung meron po kayong social media accounts para makapag-order na sila. Opo, makikita nyo po ang aming mga products sa Royo Likha at iba pa handicraft page. So maraming mga products from house, houseware, bags, footwares, carpets, iba't ibang mga designs ng mga water lily products na makikita natin doon. At ganoon na po kalawak yung development ng water lily natin sa kasalukuyan. Thank you. Thank po. You, sir. Thank you, thank you. At dito, balik check natin dito. Kay Dre at Jana. Kamusta naman ang mga ginagawa niyo dyan? Mm-hmm. Jana? Kamusta? Mahirap pala niya. Ang hirap po nung ginagawa niya. Pag-design. Dali lang niya. Oh, si Dre na paint. Iniintindi ko siya. You're learning pala. Try to do something. Kailangan talaga creative ka sa paggawa niya niya. Dyan lalabas yung pagiging creative mo. No? Pero ang pakita bilis, nga muna natin, Dre, habang hindi mo patap. Oh, hindi Dre, pa po ano tapos, pero it's gonna be a pop of colors of, I'm gonna mix it later. Pero ikakalat muna natin siya. Dito naman, tingnan nyo naman si Jana. Nag-weave. Mahirap pa pag-weave, Jana? Mahirap. Hindi ko maintindihan niya. Si ate, ang bilis. Habang kiniit, parang napasubo. I like the honesty. Natatawa si Lola sa'yo, sa likod, Jana. Pero habang iniintindi mo yan, sir, thank you very much for sharing it to our kababayan.
Maraming salamat. At dahil dyan, mayroon po kami pabaon sa inyo. Yeah, mula yes, sa... mula sa Miniso! Ay. Thank you, Sir Ridel! Maraming salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Renel. Oh, di ba mga kada? Sino ba naman mag-aakala na ang perwisyo ay sa mga ilog ay pwedeng gawing arts, accessories, and furnitures? Basta ilabas na lang natin ang ating mga creativity. Kahit anong pang bagay, magiging maganda yan. Hello mga Kanet 25! This is Diana Menezes, and for more Kada Umaga updates, just click the subscribe button and follow us on Net 25 social media pages at Net 25 TV and at Net 25 Entertainment.